Spray na tayo, nakulito ang oil. Kung may mantika, maaari mantika na lang. Ito na natin ang oil. Ito na natin ang magiging brown. Isusunod na natin yung ating garlic. At saka ginger. Sabihin lang natin ba? Pag lumabas na yung aroma niya, isusunod naman natin yung ating tomato. Kung may mantika kayo, mantika. Depende sa inyo na yung gamit. Right? And then, isusunod na natin yung ating tomato. Haluin nyo lang sa isa hanggang maduro. And then, isusunod ko lang yung ating dalawang gulay. Yung fish beer at saka yung soy. And then, isusunod ko lang yung ating hipon. Yes, friend. Haluin nyo lang siya. At saka parang namula-mula na siya guys. Isunod mo yung ating barat. And then guys, dahil napula na siya, isusunod ko na yung ating barat. Yung kanina, lahat na, ibuhos na lang. And then ilagay ko na rin yung ating sili. Depende sa inyo, kung gusto nyo maahanghang, hiwain nyo. And then, habang hinihalo na siya, ilagay na natin ang ating tomato sauce bago natin ilagyan siya ng tubig. And then, isusunod na natin yung ating asin. Isang kutsara lang din dahil maglalagay pa ako ng isang matchi. And then, isusunod na natin yung ating tubig. At saka guys, nakalimutan ko, habang nakahalo pala kayo, kailangan naka-low fire lang kayo para hindi siya masunog agad. Ganun lang siya guys. And then, ihalo na natin. Kasi yung green pepper na may aking gagamitin, nagtira pa ako ng konti kasi nga yung pan natin, at titingnan ko siya kung aapaw siya o hindi. Ganun lang siya guys. Haluin nyo lang ganyan. So, kahit hindi ko na siya pala nagdagan, okay na yan. Luluto na siya ng mga 1 hour. Ganyan na rin kumunti yung sabaw niya. Ganyan lang siya guys. So, tapos na yan. Antayin na lang natin siya na maluto hanggang isang oras. Balikan natin ulit. Guys, dagdag ko pala. Kung wala kayong matchi, so, isa't kalahati ng asin yung gagawin nyo. Kaya ako maglalagay ko ng isa. Tapos, isa din na lemon. Lemon dry. Ganyan na siya. Hantayin na lang natin ng mga isang oras. In low fire lang siya guys. So, ganyan na yan siya guys. Balikan na natin after 1 hour. Hello guys, after 1 hour, balikan na natin yung ating rovian. I-mix ko lang siya muna. Tingnan natin. Kung makikita nyo guys, kunti na yung sabaw niya. Tama na yan siya guys. Ayan. Huwag nyo naman na ubusin yung sabaw kasi kaya ang kapart nila na puting kanin. So, bago ko pa siya patayin, ilagay ko na yung ating green pepper. Sa last ko na yan siya nilalagay para hindi siya namamagat, para magiging crispy. Ganyan guys. Sana nagustuhan nyo ang share ko naman ngayong isang recipe sa inyo. And thank you. Bye bye. Kasi magluluto pa ako ng aking to.